Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon yung mga nababasa kong comments. Something like this, ano? Ayan, si Maharlika, gusto niyang pabagsakin ang gobyerno. Then yung iba naman, sabi, ikaw pa naman general na uto-uto ka na ni Maharlika. Huwag kang pauto. So, nag-insinuate sila na itong ginagawa ni Maharlika na pag-expose ng alleged kapalpakan ng PBBM admin is ano, dahil daw frustrated si Maharlika at hindi siya nakakuha ng pwesto sa gobyerno. Ano pa? Galit lang daw ang namumuno, puno daw ng galit si Maharlika sa puso. Kaya yung galit niya, nilalabas niya sa vlog niya against kay First Lady at kay PBBM, yung buong administration. So, ano sa tingin niyo mga kaibigan? Unahin ko yung buzzers na nagsasabi na nauto daw ako ni Maharlika. Tinimbang-timbang ko, it has been my lifestyle na hindi ako madaling maniwala kasi tinuruan kami dyan sa military intelligence yung i-ascertain namin yung credibility of the information, reliability of the source. Tinitimbang-timbang bago kami mag-aksyon. And as of now, itong mga binabanggit ni Maharlika, pinag-aral at tinitimbang-timbang ko, may basihan na hinihintay ko ang response ng PBBM admin, wala, hindi sila sumasagot. Ang tendency niyan, sabihin natin na kasinungalingan ang sinasabi ni Maharlika. Granting. Kaya lang, ang kasinungalingan daw na paulit-ulit na sinasabi ay magiging katotohanan sa katagalan. Kasalanan ng administrasyong ito na hindi sila sumasagot. Tahimik sila. Kaya ko, my personal opinion is may katotohanan ang sinasabi ni Maharlika. Kaya ako, ito, nag-blog ako of support kay Maharlika. Next, yung sabi na gustong pabagsakin ng gobyerno dahil galit si Maharlika, hindi nabigyan daw ng posisyon sa gobyerno. Anong posisyon sa gobyerno ang gusto ni Maharlika? Ano sa tingin nyo? Press secretary? To me, ang ganda ng hanap buhay ni Maharlika sa California. Yung kanyang BFF na nagpapadala ng tulong sa Talandig Tribe, sinasabi na malaki ang kita ni Maharlika as nurse. Mayayaman yung kanyang kliyente, kumikita average of $10,000 a month depende sa care program. Wala akong nakikita na hangarin ni Maharlika na mag-occupy ng posisyon sa gobyerno. Eh, di ako naniniwala yung mga ganong comments na galit si Maharlika na hindi nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Ano pa? Yung pabagsakin ang gobyerno. So, ano ang motive ni Maharlika para pabagsakin niya ang gobyerno? Example, yung mga makakaliwa. Ano ang motive ng mga leftist? Bakit mula noon hanggang ngayon gusto nilang pabagsakin ating gobyerno? Motive nila, sila ang papalit. Sila ang mag-run ng government na ito. Si Maharlika, gusto ba niyang maging presidente?
Palagay ko hindi. Kaya yung motive na pabagsakin ang gobyerno, malayo. So, itong mga sumusuporta ako, I consider myself as supporter ni Maharlika. Binabasa ko yung mga comments. Mga matitinong comments. Matitinong tao ang nagko-comments. Basahin ko ang isang, actually hindi sa comment section, message ng isang kaibigan na tinitingala kong kaibigan. Sabi niya dito na ano, be conscious, advice niya sa akin ito as vlogger. Be conscious that vloggers are considered journalist. So, yun. Maharlika's vlogs are well researched and data provided by other parties and not her own creations. So it is hard to prosecute even if charges will be filed in California outside the Philippines. Maharlika was a supporter of PBBM and turned frustrated as well. Sayang din. So, isang kaibigan na matinong, well-educated itong kaibigan kong ito. Believe kay Maharlika, well-researched, sabi niya. At hindi gawa-gawa ni Maharlika ang kanyang mga vlogs kasi may nagpapadala sa kanya. So, sino itong nagpapadala at bakit sila nagpapadala ng mga hard evidences kay Maharlika? I believe itong mga nagpapadala sa kanya are well-meaning Filipinos, mahal nila ang bayan. Connected ba sa gobyerno o hindi, basta iba't ibang sektor ng society itong nagpapadala kay Maharlika. Nakikita nila nga there is something wrong. I believe itong nagpapadala ng information o mga evidences kay Maharlika, karamihan nito are PBBM supporters na frustrated sa nakikita nilang nangyayari sa bayan ngayon. At itong mga nakikita nilang kalokohan, yon, pinapasa nila kay Maharlika. Si Maharlika nagsisilbing boses ngayon ng frustrated PBBM voters, yung 31.6 million, may napro-prostrate na yan. At sila ang nag-feed kay Maharlika ng mga informasyon related sa mga kalukuhan. So si Maharlika ngayon ang spokesman ng mga frustrated PBBM supporters. Ganon ang labas. So si Maharlika, gusto lang niyang makita ang Pilipinas na babangon muli. Di ba yun ang campaign promise? Bayan babangon muli. Eh, iba naman ang direksyon. Although, to be fair, ano, hindi naman lahat kapalpakan ang nangyayari sa PBBM admin. Marami ring magandang ginagawa ang PBBM admin. Kagaya ng, ano yan, yung build better more. Talagang kitang-kita yan. Yung peace and order when it comes to the local armed communist conflict. Ano pa? Yung Emancipation Act ng mga farmers na nakautang nung una pa, yung agrarian reform beneficiaries. Maraming ginagawa rin ang administrasyong ito na maganda. Kailang nahahaluan ng mali. Nahahaluan ng pangwarta. Hoarding, smuggling. Nahahaluan ng mga bagay-bagay na nakakahiya. Kaya itong nakakaalam sa mga kalukuhang ito, sila ang nagpapadala ngayon kay Maharlika ng mga ebidensya.
At ito namang si Marlica, dahil gusto niyang uunlagan ng Pilipinas, hindi siya makatulog kung hindi siya magsalita. Kailangan ipaalam ito sa taong bayan para magising tayo, para kalampagin natin ang gobyernong ito, para ihinto itong maling ginagawa at i-focus nila yung tama, kasi may tama namang ginagawa ang gobyernong ito. Yun lang ang nakikita ko kay Maharlika. At yun ang gusto kong mangyari, kaya sinusuportahan ko ang mga expose ni Maharlika. Nagblablag ako kanina para kalampag yung power of social media, power of netizens. Pag dumarami ang tao na nagpapahayag ng frustrations sa maling ginagawa ng administration ito, we hope and pray na magigising sila. We hope and pray na ang ating presidente magkaroon ng strong political will na tanggalin ang mga nanggugulo sa kanyang administrasyon. Kasi may panggulo. Ang number one na panggulo, sorry to say this, perception ko ito, perception ng karamihan, na ang first lady, yung pakikialam niya sa gobyerno. Sana itigil na ito. Once na natigil ang pakikialam ng first lady sa gobyerno, it will, gaganda na. Mapabayaan lang natin ang presidente na siyang magdiskarte na walang Wonder Woman behind.